Good morning, guys. Meron tayong project ngayon, TMX 155 from Quezon City. Yan si sir. Yan. Good morning, sir. Shout out po. Shout out sa mga Quezon City, Novaliches. Yan, shout out po sa mga Quezon City, Novaliches daw po. Yan. Mga kasamahan ni sir sa trabaho, shout out. Tramway, taga Tramway, sir. Yan. Tumayo pa si sir dito sa Candelaria, Quezon para magpagawa ng kanyang TMX 155. Gagawin nating 5-speed. Yan guys, 5-speed po. Nagustuhan ni sir yung 5-speed, kaya gagawin natin sa kanyang motor. Kaya panoodin niyo po yung mga gagawin natin dito para mag 5-speed yung kanyang motor. Kung anong pyesa yung ilalagay natin dito. May gagawin nga pala tayong machine shop para sa kanyang motor. Dahil hindi po magkakaigi kung wala tayong machine shop na gagawin. Yan. Panoodin niyo po yan. Yung tamang proseso ng 5-speed sa TMX 155. Ito na po mga boss, TMX 155 Honda. Dumayo pa si sir from Quezon City. Napakalayo po niyan. Ano nga bang gagawin natin dito? Co-convert po natin yan ng 5-speed. Bakit nga ba natin i-co-convert ng 5-speed? Ito guys ay wala naman siyang nararamdaman sa kanyang motor. Ang gusto lang ni sir ay ma-convert tong kanya ng 5-speed. At papaganahin natin ang kanyang neutral light indicator. Kaya dapat nagana ang neutral light indicator kapag... Kalasin ng engine sprocket. Nakaano na siya? Parasin ng insulator, carburetor, gamit ang 8mm backrage. Okay, hindi na siya yung ano ha. Parasin ng bracket ng engine, gamit naman ang 12mm socket. Parasin ng apat na stud. At kalasin din yung 14mm socket sa ilalim. Gamit kayo dyan ang 14mm socket. May dalawa kayong makikitang bolt sa kaliwa, tigalawang bolt na 14mm. Yan. Yan yung ating bracket. Alasin ang wire ng stator. Tapos yung engine support, makikita nyo dalawang bolt sa itaas at sa baba. Tigisa sila. Gamit din ang 14mm socket. Ilagay ang nut sa mga bolt para hindi ito mawala. Yan, pagsamasamahin ang kinalas para ito ay may balik sa dati at hindi kayo mahirapan sa pagbabalik. May washer at meron itong bolt. Tanggalin ang magneto gamit ang 17mm socket. Gumamit ng screwdriver at ilagay sa magnet para madala ang washer. Gumamit ng puller. Tanggal na ang magneto. Tanggalin ang stator plate gamit naman ang 8mm socket. Meron siyang tatlo kayong makikitang bolt na 8mm. Pag natanggal nyo na yung bolt na 8mm, sikwatin ang stator plate. At tanggalin ang neutral light indicator. Tanggalin ang spring. Dito naman tayo sa cylinder head. Alasin ang tatlong bolt ng cylinder head gamit naman ang 10mm socket. Yan. Alasin ang rocker arm gamit ang 12mm socket.
alisin ang dalawang push rod. Yung pagkatanggal ng bolt na 12mm, gumamit ng flat screwdriver or screwdriver dito sa may butas para hindi ma-disalign yung dalawang butas, yung pinaka-guide. Yan po yung guide ng push rod para hindi magkaroon ng disalignment. Yan, para hindi magkaroon siya ng disalignment. Kasi alam nyo, kapag yan ay hindi nyo sinual, yung dalawang butas, magkakaroon ng disalignment yung inyong guide. Yeah, ito. Tanggalin din ang bolt dito sa tagiliran. Gamit din ang 12mm. At ngayon, natanggal nyo na yung mga bolt, pwede nyo na sikwatin ang cylinder head. Yan, tanggalin ang cylinder head gasket. Okay. Sikwatin ng flat screwdriver ang block. Sabi sa inyo nabalta na ng gasket. Oo, hindi na siya original. Ayun lang pala yung binalik niya. Hindi na siya original. Hindi na original yung kanyang base gasket. Tanggalin ang lock ng pistol. Tanggalin ang pin. At tanggalin ang pin ng cam gear. Maganda pa naman ang kanyang diving gear. Tanggalin ang kicker. Gumamit ng 8mm socket dito sa clutch side. Tanggalin ang clutch side cover. Tanggalin ang pin or two-share. Tanggalin ang clutch bearing. Gumamit ng matilos na screwdriver dito sa centrifugal or oil pump rotor cover. Ang tawag sa tornilyong ito ay screw. Flathead screw. Gumamit ng castle wrench. Tanggalin ang apat sa clutch holder gamit ang 8 at 10mm socket. Tanggalin ang clutch spring. Gumamit din ng castle wrench. At paalala, take note, kailangan hindi tatagilid ang inyong socket dahil maaari itong masira yung paa ng clutch wheel. Kapag tinamaan yan, putol yan. At meron tong spline washer. Tanggalin ang clutch housing. At yan, makikita nyo, sariwang-sariwa pa ang pyesa ni sir. Tanggalin ang bracket ng clutch cable. Tanggalin ang chain pedal spring. At may washer ito sa dulo. Tanggalin muna natin pansamantala itong oil pump. Para malinis natin ng ayos. Tanggalin ang stopper cam selector. May purpose tayo kaya tinanggal natin yung stopper cam selector dahil papalta natin yan na pang 5 speed. Yung inlist natin ito na stopper cam at yung stopper cam spring ay papalitan natin yan dahil dito nakalagay. At doon natin ilalagay naman sa kabilang bolt yung isang stopper cam ng 5 speed. Kaya kailangan alam nyo yung tamang proseso ng 5 speed. Mapapansin nyo, ibang-iba ang 4 speed sa 5 speed. Kaya kailangan ay tama ang pag-convert nyo ng 5 speed. Sa unang video natin, mapapansin nyo na hindi gumana ang neutral light indicator. Ngayon, papaganahin natin ang neutral light indicator kahit siya ay 5 speed. Kaya huwag nyo i-skip ang video para matutunan nyo at masundan nyo yung video natin sa pag-convert ng TMX155 sa 5 speed. Meron tayong gagawing torno or ipapatorno natin sa machine shop para magkaroon siya ng neutral light indicator. Kahit naka-neutral,
kita sa ating gauge na ang neutral, na naka-neutral na, gumamit ng rubber mallet. At abangan nyo nga pala guys, yung ginawa ko pong Barako 175 na taga Dolores. 4 months pa lang, nag-stack ka po yung kanyang motor. Hindi po masipa, kaya abangan nyo po yan, Barako 175. Kung ano yung mga dapat gagawin nyo kapag nag-stack up ang inyong motor. Abangan nyo po yan. Yan guys, oh, maganda pa yung kanyang pyesa, nung TMX155. Wala naman problema to. Ang gusto lang ni sir ay i-convert siya ng 5-speed. O, paalala po, baka may mga basher po tayo dyan, dahil baka mabash nyo pa si sir. Wala pong problema yung motor ni sir. Ang gusto lang talaga ni sir ay ma-convert to ng 5-speed. Yan. Okay. Yan, wala naman pong tama yung transmission. Okay naman, maganda naman. At may konti lang pala, sorry. May konti lang siyang... doon sa tresera, kalimitan naman talaga tresera na dadali. May konti lang siyang butol-butol doon sa tresera. Yun lang ang naging problem nito. Kaya, gagawin natin 5-speed yan, co-convert natin. Okay. Yan yung mga alisin natin, buong transmission sa pagpa-5-speed. Tapos alisin yung drum. Pero yung ating kicker, hindi na natin naalisin yan kasi nakatornilyo yan dyan. Okay. Tanggalin ang ating segunyan. Kaya guys, abangan nyo po yung ating part 2. Kung ano yung mga papalitan natin sa pag-convert ng 5-speed. Kaya abangan nyo po.